Ito ang larawan ng pinaniniwalaan ng ilang Katoliko na aparisyon sa Lipa City isang gabi noong Pebrero 1990. Kuha ito ng photographer na si Chito Sigismundo. Kumalat ang balita noon na sa dami ng mga photographers na naroon noon, tanging sa kamera lamang ni Chito nagrehistro ang imahe. Pero ginit niya na walang milagro sa pagkakakuha niya rito. Siguro mali yung technique na ginamit nila kasi yung sinasabi, the alleged apparition was light. Light doon sa coconut tree. Ang ginawa nila ng mga press photographers that time, kumuha sila with a flash, so natalo yung light. So hindi lumabas. Ang akin ay, to cut the story short, kinuha ko lang siya ng available light. Kaya lumabas. Si Chito rin ang kauna-unahang nakakuha ng mga imaheng umano'y nasa mga talulot na misteryosong nahulog sa Lipa City noong 1948. That time, they were able to produce the petals na preserve nila since 1948. To have it preserved, inipit nila sa dalawang 1/4 glass, tapos nilagyan nila ng candle wax, pinataka nila ng candle wax, tapos nilagyan nung paper tape, yung binabasa na tape ng bigas. Mm-hmm. Yan. Tapos they had it hidden sa vault. Nilabas lang that time. Kwento ni Chito, nakikita lamang ang mga imahe sa mga talulot kapag itinatapat sa ilaw. Sa pagkakataong ito, hindi kamera kundi transparencies at ang mismong duplicator na ito ang ginamit ni Chito para kopyahin ang mga imahe. Kasi tayo lang. Sabi ko, yung petals that time, para ako siyang transparency, pagka itinapat ko siya sa strong light source, nakikita ko yung image. The same holds true sa transparency, nakikita ko yung image. May similarity yung properties nila. Tumatagos yung light, nakikita mo yung image, what's within. Sabi ko, kako, nag-modify ako ng dalawang plexiglass, tapos dilagay ko dun yung petals, tapos, ano nangyari, ipinasok ko siya sa duplicator. Yan. Parang nagpasok ako ng slides, sa halip na slides yung pinasok ko yung petals, nilagay ko dun. Pagkatapos, the same, nilagay yung diffuser, tinapat sa light source, naglagay uli ng bagong slides, then, the slides of these petals were then produced. And the rest is history. Malakas naman ang paniniwala ni Chito sa milagro. Ito'y sa kabila ng mga pambabatikos noon ng ilang grupo. Wala pa ng Photoshop, hindi yan retouch. May sabi pa sila noon na they can do it na ito daw petals ay parang yung ginamit yung sa ano, yung sa dry seal nung sa mga notaryo. Pero take note, ang sa akin lang in my point of view, kung ginamit mo yung dry seal style, dry seal mo yung petals, you can see naman kung gano'ng ka-fragile yung ano, yung petals. Di ba pagka yan, inipit mo siya nung sa yung sa notaryo? Of course, yung image mag-break yung veins. Petals yan, mabibiyak yung veins, mapuputol. Ay wala kang makikita kahit isa na breakage dyan sa petals na yan. Kamakailan, naglunsad ng coffee table book ang Lipa City Tourism. Tampok dito ang ilan sa mga larawang kuha ni Chito, kabilang ang coconut apparition at ang mga imahe sa mga talulot. Para kay Chito, maaaring tapos na ang kanyang mga obra, pero ang advokasyang ibahagi sa mga tao ang kanyang mga litrato at mga mensaheng ipinapahatid nito ay magpapatuloy. Val Balita, Patrol ng Pilipino.